Kung inyo pong mapapansin, kakaiba ang kulay ng suot ng pari. Naka-pink. At dalawang beses natin itong makikita sa loob ng buong kalendaryo ng simbahan. Isa, tuwing Advent, at isa, ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma, kung saan ating binabagtas ang ika-apat na linggo patungo o bilang naghahanda sa ating pagsama pa rin sa pagpapakasakit, paghihirap, at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus. Huwag po sana nating makakalimutan yan. Ginagawa natin ito upang tayo ay makasama sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang ating nasa end in mind. Gusto nating makasama ng ating Panginoong Hesus sa kanyang resurrection. Kaya sasamahan din natin siya sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus. Sapagkat malinaw naman ang turo ng simbahan. Kapag hindi tayo sumama sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, wala din tayong aasahang biyaya sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi dahil aayaw ng Diyos, kundi dahil tayo ang tumatanggi. At yan ay malinaw na bahagi ng ating pagpili. Kailan natin ito sinisimulan? Sinisimulan natin ito o sinimulan natin ito noong Ash Wednesday. Tandaan nyo pa ba kung kailan yung Ash Wednesday? Di nyo makakalimutan ito. Dahil ito ay araw ng mga puso. Yan, February 14. Exactly 26 days now. Kung saan laging ipinapaalala sa atin ang tatlong bagay. Ano nga po yung una? Wala nang nakakaalala. Magdadasal. Kung ang pagdadasal natin noong bago mag-Kwaresma ay medyo malalim, ngayon dapat mas intense ang pagdarasal natin. Dahil hindi madali ang ating babagtasin. Dahil hindi madali ang magtimpi sa sarili. Dahil hindi madali ang magsakripisyo. So bukod doon sa masinding pagdadasal, tayo ay inaanyayahan ding mag-ayuno. Ilan na ang natukso sa inyo na kumain ng karne? Kapag napapatawa si brother, ano, siguro yung nakalimutan ng iba, nakakain ng chicharon, ano. So, ilan na sa inyo ang bumitiw na matapos tanggapin yung ash noong Wednesday at hindi na ipinagpatuloy ang pag-aayuno? At ilan na rin sa inyo ang tumangging magkawang gawa? Ito yung tatlong pillars na ipinapagawa sa atin man lamang ngayong 40 days of Lent. Kumusta po ang inyong journey so far? Sino sa inyo ang malapit nang bumigay? Pagod na. Dahil mahaba-haba din ang 40 araw at nasa kalagitnaan pa lang tayo. Sino sa inyo ang natutukso ng baliwalain ang nasimulang pagsasakripisyo o tuluyan ang nawala sa inyo ang ganitong diwa ng 40 days of Lent dahil sa dami ninyong concern sa buhay? O tuluyan na ba ninyong binaliwala ang mga bagay na ito bilang Kristiyano? Kung kayo ay napapagod na, mga kapatid, pwes ngayong linggong ito, tayo muna ay panandali ang magpahinga bilang bahagi ng ating paghahanda at nang sa gayon ay lalo pa tayong maging malakas
sa pagsama sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag sa linggong ito ay Laetare Sunday, meaning magalak or rejoice. Ipinapahayag po ng simbahan ang ganitong disposition o mood sa kulay na suot ng pari para sa araw na ito na kung tawagin ay pink. Kaya po pink ay upang panandilian tayong magpahinga sa ating pag-aayuno at mga pasanin sa buhay upang tayo ay maging masaya. Pero hindi ibig sabihin ito ay kakainin na natin ang bawal. Ano ho? Meron bang dahilan upang tayo ay magsaya? Meron po. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa gitna kasi ng ating mga hapis, ay nababanaaga natin ang katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus, kaya tayo ay nagsasaya at dapat magsaya. Nababanaaga na natin ang panalo ng kabutihan laban sa kasamaan. Nababanaaga natin ang panalo ng liwanag sa kadiliman. Nababanaaga natin ang panalo ng Diyos sa kaniyang kalaban. Ang nangyaring ito na ating laging ipinagsasa ngayon sa banal na misa ay patunay ng walang labis na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na buod ng ating mabuting balita ayon kay San Juan sa ating ebanghelyo ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nagagalak. Sa gitna ng ating pag-aayuno, pagsasakripisyo at pagsama kay Jesus sa krus, ngayong tayo ay nasa 26 na araw ng ating paghahanda. At wala nang sasaya pa diyan. Ang mabatid na mahal tayo ng Diyos at pinatunayan niya ito sa pag-aalay ng buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon ay ganito. Pagod na ba kayo o sumusuko na kayo dahil sa hirap ng pag-aalaga sa inyong mahal sa buhay na may sakit? Malapit na ba kayong sumabog dahil sa asawa ninyong walang iniintindi kundi ang kanyang sarili lamang na layaw at tila baga walang pakialam sa kanyang obligasyon sa pamilya o sa inyo bilang asawa? Nagsasawa na ba kayo ng pangangaral sa inyong mga anak dahil sa kanilang pagbabaliwala ng inyong mga babilin na matutong magsumikap sa buhay at pag-ibayuhin ang pag-aaral para sa kanilang kinabukasan? Malapit na ba kayong i-give up ang inyong partner in life dahil sa kanyang patuloy na panluloko sa inyo o pagbabaliwala ng ibinibigay ninyong pagmamahal sa kanya? Nasa puntos na ba kayo na napapagod na sa susunod-sunod na dagok sa inyong buhay? Namatayan ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, bumagsak sa board exam, nagkahiwalay ng kapareha, nalugi sa negosyo, nawawala na ng pag-asa sa buhay at marami pang iba. Kung oo ang inyong sagot sa mga tanong na ito o kung kayo ay isa sa mga ito, ang linggo pong ito na kung tawagin ay Laetare Sunday ay para din sa inyo. Tigil muna sa pagluluksa. Pahinga muna
sa nararanasang pagod. Tigil muna sa lungkot at hapis. Magalak sumandali sa gitna ng hapis at magpahinga sa ating Panginoong Jesus na siya nating oasis o kadluan ng saya sa lungkot at hapis ng ating mga pinagdadaanan o bunga ng ating pinagdadaanan. Pahinga muna sa ating pagkapagod. Yan ang paanyaya sa atin ngayon pong linggong ito. Ang gawin nating lakas sa gitna ng ating panghihina at inspirasyon sa oras ng hapis at pagdurusa ang ating Panginoong Jesus. Panghawakan natin mga kapatid ang kanyang salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung kayo'y pagod na o nasa gitna ng nawawala na ng pag-asa at tiwala sa sarili, bakit hindi natin subukang lumapit sa ating Panginoong Jesus? Pagtiwalaan ang kanyang salita upang tayo ay magpahinga. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basta na sa atin si Jesus at tayo ay may pananampalataya, walang mabigat, walang pasanin na hindi natin kakayanin. Dahil kay Jesus, laging mayroong pag-ibig, laging mayroong pag-asa, laging mayroong pahinga.